Hello mga kabes, this is Tantan Vlogs. Welcome to my channel. Yes mga kabes, simula dati, kachat ko pa lang siya. Oh, kachat-chat ko lang ito. Tapos ngayon, hindi na kachat. Nagkita na talaga kami sa personal. Hindi lang kami nagkita sa personal, kundi kasama pa kami sa trabaho mga kabes. Oh yan mga kabes, isa sa mga natulungan ko galing sa Pinaso. Dumating siya dito sa Croatia. So mga kabes, welcome natin siya mga kabes. Manghihintay. Hello mga kabes, andito na siya. Hello be! Hi! Yeah. Hi be, kumusta? Okay lang. Ah, ngayon, dati. Maginaw. Ah, maginaw? Oh, sige, saan ang punta mo ngayon? Pasyal-pasyal kami. Oh, sinamahan ko siya magpasyal kami para maikot-ikot niya dito ang, makabisado niya dito ang mga sa side-side o side-side. Ano ba yan? Oh, mga kalye-kalye dito sa malapit na accommodation namin mga kabes. So mga kabes, tanungin na natin siya, hindi na tayo magtagal. So be, di ba? Dati sa Pilipinas ka pa. So paano ka nagkapunta doon sa Croatia, be? Saan ka nag-apply na agency? Nag-apply ako sa ano, sa Advirat. Kasi nandito asawa ko, Advirat siya. Tapos nag-apply ako kay Serob. Siya ang nag-accommodate sa akin. March 26, nung na-hire ako. Tsaka after 5 days, lumabas yung contract ko. And then, nagbayad ako ng 25,000 para sa processing fee. After 6 days, dumating yung working permit ko. At doon na, pinareport ako sa GCC para sa medical at tsaka sa pag-process ng visa. Saan ba yung GCC, be? Sa Makati. Doon sa may Amorsolo Street. Sila kasi nagpa-process ng visa. Babayad ka ng 58,800 para sa visa. Simula nung pagpunta ka pa doon sa galing sa taga saan ka sa atin, be? Ay, taga Cebu pala ako sa Astoria. So pagpunta mo doon sa Manila, be, namasahe ka, nag-ano ka doon? Mag-accommodation ka doon? Nag-accommodation ako, nag-hotel ako doon kasi medical lang naman. So, 3 days. 3 days medical? Hindi, 1 day lang. Tapos 3 days, sinintay ko yung result. Saka ka, bumalik sa Cebu. Saka ko, umuwi na Cebu. Ay, be, patuloy natin yung mga kwento mo, yung tanong ko sa'yo. Tapos, pagdating, pagkatapos mo ng 3 days, umuwi ka na Cebu. Oo, tapos, ano, May 26 na process yung visa ko. Tsaka April 26 pala, tsaka dumating yung visa ko is May 26, 3 weeks lang yata dumating ang visa ko. 3 weeks lang. Tapos yes. Nakalipad ka na dito. Oo, medyo natagalan lang kasi hinihintay namin bumaba yung ticket kasi at that time mahal ang ticket. Magkano bang ticket mo na bilibin? 54,000. 54. Ang ticket ko. Qatar Airways. Qatar Airways. So, tapos, nakalipad ka na anong month? July 4. Kasi, so, wala pang GO at that time, naubusan kasi ng GO. Yun ang nakapataga sa amin ng GO. Tapos, pagdating, wala kayo, hindi kayo connecting flight, diretso kayo? Connecting flight, Manila to Qatar. Qatar. Tapos, Qatar to Zagreb. Wow! 20 hours long flight. Okay lang, sulit naman, maganda dito. So ngayon, andito na siya sa Croatia. Yeah, nagkasama na kami. Dati mag-chat lang kami. Pangarap lang. Pangarap lang. Ngayon, natupad na. Ngayon, natupad. 4 months lang po. Basta wala lang problema sa medical. Manigurado, makakapunta kayo dito. Hello, diba? Dumating ka dito anong month? Dumating ako July 5. July 5. So, nag-start ka ng work dito? Nag-start ako ng work is July 7. So, mga 2 days ka na kano? Yes, 2 days. Galing pagdating ko, may trabaho na agad ako. Dito pa lang. Kay Kovic? Si Hubek. Nagpa-ID ka muna. Nagpa-ID muna kami. Tapos, nagpahinga ka mga 1 day. Nagpahinga ako one day. Tsaka, yun na, work na. Tapos, ang work ko panggabi. By week, nag-iiba naman ang schedule eh. So, kumusta ang trabaho sa first day? First day, kinakabahan. Baka hindi marunong. Anong trabaho mo dito, be? Sa mga factory ng mga damit. Tagalagay. First day ko, tagalagay ako ng barcode, taga-price. Pag second day, nag-picking ako ng mga orders. Ayun, medyo
natutunan unti-unti, paunti-unti, mabait naman yung amo namin eh. Visor siya, nagtuturo sa akin. Mataas din ang pasensya kasi di pa ako marunong masyado. Hanggang sa matuto ka na, Bae. Hi, Bae! Oh, balik tayo, Bae. So, mga ka-Bes, sorry na, kalimutan ko na itanong sa kanya nung balikan natin ang agency sa GGC sa Pilipinas. So, magtanong tayo, sino bang in-charge doon, Bae? Ang nabutan ko pa noon kasi si Ma'am Camille, tapos si Ma'am Darrell, at saka yung last na huli, si Ma'am Rose na po. Siya na po kasi nagbahala ng mga papers namin. Meron ka bang contact doon? Wala, message nyo lang po. Pero kung gusto nyo pong mag-apply, message nyo po muna sa Advira. Tapos after nun, pag na-hire na kayo, ituturo naman po kayo ng Advira sa GCC para po ma-accommodate kayo. Be, ilan ba kayong mga batch na papunta dito? Sabay-sabay kayo doon o hindi? Ano kami, mga 100 kami, tapos by batch lang ang nakakaang dito. Kung sino yung naon ang lumabas na visa, yun ang batch namin. So far, sa 100, kami pa yung 10 ang nauna, tapos may kasunod na sa amin. Basta wala lang pong problema sa medical, dire-diretso na po yun, makakapunta kayo dito. Yehe, salamat, andito ka na sa Croatia. So, Bae, i-hi mo yung pamilya mo, kumusta mo? Hi, Kuya, Ate, Kai, Kiki, vlogger na ko. Ay, si ano pala, si Tom Tom dito ang naging unang ka-close ko dito sa accommodation ko, except sa asawa ko, tsaka si Ate Tara. Kasi pareho kami mga Bisaya. Oo, yan po. Hi. So, mag-invite ka sa mga gusto magpunta dito sa Croatia. Anong gagawin la bagos la magpunta? Sa gusto mag-apply, message po kayo sa GCC. At saka, pinakauna, pinaka-importante, dapat handa tayo po sa pera. Kasi hindi biro ang gagastusin natin dito. Dapat ma-aware kayo na ganyan. Yun lang po ma-advise ko. Okay, salamat, Bae. Salamat, bye. Salamat po sa iyong sa iyong mga mensahe. O, yun po mga ka-Bes. So, sa mga nagtatanong, mga baguhan pa, so i-follow nyo lang ang sinasabi ni Baby. Totoo yung mga sinasabi niya kasi mga 5 days ka na, Bae? No, 5. Oh, 5 days na siya dito simula dumating. So, yan. 3 days later. Hi, Bae. Hello. Anong pangalan po, Bae? Sunshine po. Sunshine. Sunshine Cross? Sunshine. Wow, ganda. So, Bae, kumusta? Okay lang. Okay. Bae, taga saan ka sa atin sa Pinas? Caloocan. Caloocan? From Caloocan City. Yay! Bae, bakit mo napag-isipan na mag-apply dito sa Croatia, Bae? For my kids and for my family. Meron ka na palang anak. Yes, ilan ang anak mo? Two kids. And asan yung asawa mo? Nandun sa bahay? Manila. Siya ngayon ang bantay ng mga baby ko. Tapos, Abe, mag-umpisa tayo. Bago ka naka-apply dito sa Croatia, so anong agency sa Pilipinas na in-applyan mo, Bae? GCC. Saan yan na banda? Makati. Makati? Malayo lang yan sa inyo? Malayo. Mga ilan ka? 4 hours. 4 hours? Depende kung traffic. Tapos, GCC. So, pagdating mo doon sa GCC, pina-report kayo, anong ginagawa ng taga-GCC sa inyo? Yung requirements namin, kinukuha nila. Requirements then lang? Visa. Sila nag-aayos lahat. Nang ano? Visa. Visa at saka? Yung medical. Medical. Tapos, mga ilang araw ang medical? 1 day lang na. 1 day lang? Pero wait ka ng mga 2 to 3 days. 2 to 3 days. Tapos, nag-accommodation ka lang doon? Hindi, kasi taga doon ako. Taga doon? Biyahe lang ako. Biyahe ka lang. So, tapos, pagdating mo doon, kinuha mo lang ang mga requirements nyo, sila nang nag-ano? Sila nag-ayos. Mga... Then, mag-wait lang kami kung okay yung result ng medical namin. Tatawagan nila kami pag dumating na yung visa. Tapos, Bae, mga magkano kayang placement fee mo na ano nyo, mga sa ano mo sa... Nagbayad kami ng 50,000 for placement fee. 50,000? Yes, tapos meron pa kami binayaran na ibang 8,200 for visa, then ano nga? Travel agency. Ay, yung ano, yung PIDOS? PIDOS. Sa ticket, magkano ang ticket nyo, Bae? Sa ngayon, mga baguhan, magkano kayang ticket ninyo? Dahil peak season ng pagpunta namin dito, nag-raise kami ng 56,000. 56? Yes. Woo!
ang lucky pala, mahal na. So, ticket lang yun. Hindi pa kasali ang pamasahe mo papunta. Oo. So, yun na. Lahat ng nagasto mo, be, meron pa. Maliban sa ticket, ano pa? Wala naman na. Yun na yung pinakalas. Yung ticket na. So, ang medical, mga magkano lang na bayan? Ah, medical pala namin. Nasa 2,200. 2,200? Yes. Tapos, yun, mga anong month ka natapos yung ano mo? Yung mga requirements mo? Nag-start ako mag-apply ng March. Then March? March? Ano yun? Medical? Yes. Magkano ba na... Hindi, nauna na muna medical namin. Oh. After ng PIDOS, wait na kami ng schedule ng ticket. Ah, so magkano kayang nabayad mo sa medical? 2,200. 2,200 plus, ano pa... sa ticket? 56,000. So, mga around 58 na or 59. So, B, pagkatapos niyan, mga ilang days na dumating ang working permit niyo? 3 weeks. 3 weeks? So, nag-antay kayo, mga 3 weeks. Nag-antay kami 3 weeks. Tapos, anong month kayo nag-apply? March ako nag-apply. March tayo sa, ano mo, B, working permit bago dumating? 3 weeks. 3 weeks, tapos, pagdating yun, paglipad mo, mga March, no? March ka nag... Mga 4 months, nakalipad na ako. Oo. So, 4 months ka nakalipad na galing sa atin. So, B, sulat lahat kayo mga nagasto mo, magkano? Nasa mga 200. 200? 200 plus, 200 lang. Oo, dala na yan lahat. Oo. Mapapasahin mo, mga medical mo. Pamilya mo sa atin, meron ka bang mga gusto mong ipa-shoutout sa atin? Shoutout sa dalawang baby ko at sa asawa ko. I miss you! Mama, Papa. Sa nanay ko, pagaling ka na. Love you. Okay, sabihan mo na. Andito ka na. Nandito na ako sa Croatia. Welcome to Croatia. So, hello, Bae Sunshine. Hello. So, Bae, ano po mga gusto mong iparating na mensahe o advice sa mga balak na pumupunta dito sa Croatia, balak na magtrabaho dito, gusto magtrabaho, anong gusto mong iparating sa kanila? Sa mga gusto mag-apply dito, syempre, kailangan nyo ng pera to go here and patience sa pag-aantay kasi hindi rin masyadong mabilis yung pag-aantay ng mga work permit. Kailangan nyo mahabang pasensya. And pray kayo always. Huwag niyo kalimutan i-subscribe and follow ang channel ni Tamtam para makakuha kayo ng idea kung paano pagpunta dito sa Croatia. Bye. Salamat po. So, ayan po mga ka-best. Thank you sa panonood. Dito po sa Tamtam Vlog. Salamat hanggang sa muli. Bye. God bless all. Thank you. Uy, ang oras bye. Dito is 8 p.m. Oh, 8 p.m. May araw pa. Oh, diba? So, let's go mga ka-best. Bye. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click the subscribe button and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos o vlogs. So, let's go!